Doon, kung may ilang pakiasaan at kung hindi tinigyan ng buhay.
Pinagdusuhan kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansa umalipin sa inyo. Ang Diyos na lamang at ang muna yung talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng kapagdapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na lamang at inyong may pagpapawisan. Ang Diyos na lamang at inyong may ay control your demons.
Bagaman kung mayroon man ang malaking pag-uusap, katulad ng bawa na yung multo. Kasi yung multo, yung sinasabi ng iba naman, yung kaluluwa ay mapaharapan. Hindi na mo. Hindi na magkakala yung kaluluwa. Pag namatay ka, either ikaw ay sa impyerno o sa motokolo, o sa langit. Pero magpunta rin sa langit. Hindi ka magkakala sa dalilin na ito. E sino yung mga nakikita natin lumabara sa dalilin na ito? Ah, hindi yan kaluluwa. Yan yung mga fallen angels. Yan ang mga fallen angels. Yan po yung mga anghel na lumaban sa Diyos. At sila ay aano na akala natin ay mga mundo. Hindi ho. Bahagi yung mga sa mga ligaw natin. Kasi wala na para wala nang kapangyarihan itong mga kaluluwa pumunta sa dating na ito. Pati po yung mga tinatawag natin mga elementals. Tulad na ibawa ng iba na timpalan. Yung muro sa puso. Kahit ang sabihin natin na white na muting duwende. Ano yung nagwende? Hindi ho. Ay yan po ay mga itinutuloy ng ating mga demons in disguise. Kaya bago yung mga masyado ay kinakailangan natin ng pagpuloy ng pagdalangin. Kaya sinasabi ng simbahan ng mga Jesus tumatag, huwag kayong pumunta doon sa mga tinatawag ng kwakotos, yung mga manghula, yung mga manghihilo. Yung manghihilo po na may bulong, hindi yung manghihilo na mamasahin. Yan ay
kumakati sa tao. Lalo-lalo po yung mga mahihina yung pananampalataya. Kaya kinakailangan po natin, kinakailangan natin na we have to confront them. Well, of course, sabi nga po natin, ay wala lang ano, maaaring sa ngayon, wala po sa inyong expertise. Kung marasabi natin na may mong ba ang demonyo sa taitin na ito, na malintagin natin kung ito may demonyo o hindi. Pero nais ko lang sabihin sa inyo ay wag natin kayaan na sila yung pangin sa atin. Mayroon po. Kaya nang sabi ni Jesus, nagpapagayo sa inyong demonyo. At kung dumating siya, hindi po natin inawala. Hindi po ang lahat niya pinawala. Hanggang ngayon po ay nakapagawin kaya kahit po ang panahon ng mga alagad, sila rin ay nagpaparayos ng demonyo. At hanggang ngayon, tayo ay binigyan ng kapangyarihan na ano? Magpalayos ng demonyo. Kaya bagay ko na kung saan ay bahagi rin mo ng ating pagtuturo na talagang kailangan natin ang patuloy na pagdarasa. Kaya kung magagawa ko ninyo kasama sa inyong madalangin, kasama ng pagdarasa ng isang krusada. Kasi kalimitan mo kasi ng dinarasa natin ito, yung tinatawag natin prayer of protection. Pinaprotektahan tayo sa mga tao o sa mga may espiritu na nagdalangis na dumama ng masama sa atin. Pero kung minsan hindi natin alam, may mga nakakapit na pala sa atin. Kaya yung kinakailangan, the prayer of the deliverers. The prayer of the deliverers. So, bahagi yung lakot sa ay matulungan natin yung ating sarili. Na kung sa tingin namin, kung may pakita kayo ang ibabala, para nakakita kayo ng mundo, pray of deliverance sa'yo. Ano yung pray of deliverance? Sabi mo natin sa'yo, prayer of Saint Michael the Archangel. Kung hindi ba natin sa lalo, ay kaya na po yung simple, kung nakikita natin at tayo sa tingin natin ay para tayo may nakita tayo na para tayo pinumundo. Ay, mga tao po siya pinumundo. Ay, kung kayo pinumundo, hindi mo po yan, hindi mo ano yan. Mali ba na lang kung kayo kayo ito? Baka kayo ito, kaya baka kaya ng panahon na nakikita nyo. Ay, kung kayo ito, kung ano na nakikita nyo, kumain mo na kayo. Baka lang kayo ay nalilipasan. Umayas ka sa tanas. Do not forget, sa ngalan ng Jesus, pinakailangan ito. Sa ngalan ng Jesus, sa Petrin, sa ngalan ng Jesus at Maria. You must remember na kung saan ay si Maria umapak sa ulo ni Satanas. You could use that simple prayer. Sa ngalan ng Jesus at ni Maria, lumayas ka, demonyo. Lumayas ka, Satanas. At ito'y bahagi ng patuloy ng ating pagkilos na kung saan ay makita natin ang mawala. Mawala ka ng demonyo sa paligid natin. Pero kung sa tingin nyo na hindi na kayo ng tulong sa mas malakas. Tayo po bawal tayo sa ispetya, bawal tayo talaga exorcist. Bawal tayo sa ispetya kung meron
Isin mo sa tingin niya, paano natin malalaman kung ito ay masama ang Espiritu o baka naman ito lamang ay nagugutom. Baka lang ito ay kung hindi kaya, baka lang ito ay nasing dato. Pero may pamamaraan ko po na nakikita. Yung pura pa rin ko, mamagiging sa ito ko. Pero yung promise ko lang bigyan ng Panginoon sa inyo ngayon, na hanggang ngayon, baka akala natin, ay hindi takibal yung magpalayos ng Panginoon, hindi yung Panginoon. At mahalagang elemento po yung dalawa, yung prayer of deliverance and prayer of protection. Lalo-lalo po, bahagi po ito, ganun din, para sa pagpapakalim sa mga isa. Kaya po, baka may gusto magbutin ng isang tarpaulin doon, kaharap po sa prayer sa Martin de Porres. Inalagay natin yung prayer of Saint Michael the Archangel. The prayer of the Deliverance. At hindi nga po sa lahat ng mga mga nangungusin po ay makita po natin. Huwag natin ayaan. Kaya napakahalaga po yung patuloy na pagdarasal, patuloy na pag-iisa sa banal, pag-iwan ng isa, yung patuloy na pag-iisan. Kaya po, kahit mag-iisa nyo, nahihirapan yung mga pari ng mga umpisado, ay palagi mong sinasabi na kayo ay mga umpisado. Sabagat na pangalaga po yan, kinakailangan na lahat na yan ay inilalagay natin para sa kami. Tayo ay palagi na sa kasya ng Diyos. Maraming pa mga nais na pwede sabihin. Pwede mo na ang nais na pinagbigay ng pansin. Sa usapin ng mapapalayas ng demonyo.
Gawin niyo ito sa pag-aalala sa
Nie wina mnie,